So, ayun guys, good morning, good afternoon, and good evening. So, panibago nating video ngayon guys. This is John Lib TV. Panibagong tutorial tayo guys para sa mga baguhan katulad ko ng mga baguhang YouTubers. So ito guys, i-share ko lang sa inyo na kung paano mag-apply ng monetization. So syempre guys, alam naman natin na bago mag-apply, kailangan maka-reach mo yung 1,000 subscriber saka yung 4,000 watch hour. So Para malaman mo kung na-reach mo na ba yung 1,000 subscriber mo at saka 4,000 watch hour mo, pumunta ka mismo sa Chrome. Saka search mo yung Studio YouTube doon. Doon makikita mo. Tapos hanapin mo yung nasa gilid yung pinaka-signage na dollar. Nakalagay doon monetization. Doon mo makikita kung nakailang watch hour ka na o nakailang subscriber ka na. Dahil doon talaga ina-analyze ni YouTube yung kung pwede ka na mag-apply ng monetization. So, tara guys, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Umpisa na natin ang tutorial ng pag-apply ng monetization. Sige guys! So, ayun guys, umpisahan na natin. First guys, pupunta tayo sa Chrome. Kung gamit nyo ay cellphone. Ayan. Search natin Studio YouTube. Data is channel natin. Yan, Studio YouTube. Ito natin, medyo mahina. Ngayon, hanapin natin yung analytics. Ito yung may sign na dollar. Yan. Monetization yan. Tapos, para malaman mo na pwede ka na mag-apply ng monetization, ayan. Na-rate mo na dapat yung 1,000 subscriber. Katulad yan, 1,450 subscriber. Tapos, 4,070. Pindutin mo lang yung apply now. Yan, makikita. Para makikita mo kung pwede ka na mag-apply. So, pindutin mo lang i-apply now. So, meron dyan, step 1, step 2. No, not started. So, pindutin mo yung step 1. Start. Ayan, kalagay start. Ayan. Masyado na mataas. Kung basahin mo lahat, diretso ka na. Pipindutin mo tong yan, nakalagay na I accept the YouTube Partner Program Terms. Tapos yung pangalawa, email update, announcement, and personalized tips on help ang Guru Channel. Okay na yan kasi naka-check na. Ang isa na lang i-check mo ito. Yan. Saka, accept the terms. Antayin mo siya. Time siya mag-reply. Okay, nakalagay na done. Ibig sabihin, okay na yon. So, step 2 naman tayo. Start. Do you... Ayan, nakalagay. Do you have existing account? Ibig sabihin guys, kung yung account mo may ginagamit ka pa bang ibang account sa ibang Google, yung YouTube. Tapos yung isa, no, I don't have a 16 account. I don't know. Ibig sabihin nung I don't have, wala ka pang pinagagamitan ng account mo na yan. So, sa akin, wala pa akong pinagagamitan. So, pipindutin ko yung no, I don't have a 16 account. Okay. No, I don't have existing account. Tapos, continue lang.
Sa cost, pipiliin mo yung YouTube, yung account na ipapasok mo dito. Ito yung sa akin. Tapos guys, pindutin nyo yung yes. Yes, send customized help and performance. Yan. So, ayun guys, may pipilapan lang tayo dito about sa profile natin. So, dito tayo magpipil up. Ayan. Yan, Philippines ilalagay natin. Saka, check lang yung yes, I have read and accept the agreement. So, check lang yan guys. Saka, create account. Yan, create account. Ayan, loading muna. Tapos, mapupunta tayo dito. Get started lang. Ayan. Saka dyan, yan, pipilapin natin sa profile info natin. Yan, pipilapan lang natin lahat yan, guys. Kapag, ayan, address line 1. Yan, address po yung kung saan ka nakatira. Yan. Saka line 2, pwede mong lagyan, pwede ring hindi. Address line 2, pwede ring hindi. Saka yung subdub, kahit wala na yon. Saka yung address mo, yan. Province address, saka Zoom, zip code, cellphone number, tapos ayun. Tapos submit lang natin guys. Yan, saka po, in process na yung step 2 natin, so. So, ayan na guys, in progress na siya. So, antayin na lang natin kung kailan siya ma-process. Siguro, mga bukas or 24 hours. So, titingnan na lang natin. Update ko kayo guys. Yan na nga guys, update ko kayo sa step 2 natin. So, good news guys, na-aprubahan na yung step 2 natin. So, madali lang pala. Hindi ko alam kung bakit na-aprubahan agad. So, umabot lang, nag-start ako ng apply ng mga 12 o'clock in the ng tanghali. So, nakita ko na lang siya mga bandang 5 o 4:30. Ayan, na-done na siya. O, ibig sabihin, okay na yung step 2 natin. So, ang antayin na lang natin guys is yung step 3. So, step 3, wala na tayong gagawin doon. Automatic na, in progress na yon. Kasi yung 1 at 2, na-process na ng maayos. So, doon natin makikita sa step 3. So, doon natin makikita sa step 3 na ina-analyze na ni YouTube kung pasado ba yung video natin. Kung pwede ba sa kanya, kung kailan niya papasukan ng advertise. So, doon magsisimula yung improvement ng YouTube natin. So, ayun guys. Sana nakatulong ako sa tutorial na to sa mga baguhan katulad ko na naghahanap kung anong idea, kung paano mag-apply ng monetization. So, ayun guys, abang-abangan na lang natin kung kailan tayo maaprubahan ni YouTube sa step 3 natin para malagyan tayo ng advertisement. So, ayan guys, update ko na lang kayo sa susunod natin na video. So, salamat sa panonood guys, mga bossing. So, see you my next video.